Good day sa inyo mga idol, magre-repair tayo ngayon ng Bluetooth speaker na walang audio. Ito po yung ginagamit sa isang paaralan para po pag pagsasalitaan kapag may program. So magaan po muna tayo ngayon para po ating makita kung ano po yung problema nito. So atin na po ang alamin kung bakit wala po itong audio. Compact yung kanyang connection mga idol. Modified na pala ito dahil sa hindi na gumagana yung kanyang Bluetooth speaker. Itong kanyang connection ay na-modify na. Yan, eto na. So, atin na po itong i-check kung bakit walang audio ating sound. Una natin i-check pag ganito po, speakers muna. Yung uunahin natin. Set lang natin sa times 1 yung ating multi-tester. At saka iti-tester po natin yung ating speaker terminal dito sa loob. Ayan, sa naririnig nyo, okay na okay po yung ating speaker. So wala tayong problema sa ating speaker. Dito kayo tayo sa kanyang amplifier inverter type. Compact siya mga idol. Ito bigyan. Yan, so visual check tayo mga idol. Yan sa nakikita nyo dito. Yan, sunog yung kaniyang pyesa na nakalagay sa kaniyang speaker output mga idol. Nasunog po. Bale, ito po siya mga idol, oh. Kita nyo. Yan, ito nalusaw. Ito pa. Yan, wasak. Nasunog. Ito siya mga idol. Kung sa inyo nakikita, ito po yun, oh. Yan. Yan, ito po. Nasunog. Dahil po siguro sa lakas ng kanyang sound. Yan. So, ngayon, mayroon na tayong idea kung ano po yung problema nitong ating amplifier. So,
sa visual check pa lang, alam na natin na nasunog na yung kanyang speaker output. So ngayon titingnan natin kung ano po yung magiging remedyo natin to. Tatanggalin natin tong board para nasa ganun malaman natin kung ano pa yung pwede natin ditong palitan. Siyempre pagkakalasin muna natin tong mga wirings niya. Hindi ako nagkamali sa aking suspecha. Yan, so nakikita nyo ito, yung speaker wire niya as speaker ano niya, terminal, sunog. Halusaw. Yan. So, atin ito ngayon titingnan kung ano pa po yung posibleng sira nito. Kapasitor. So, atin ito ngayon pagkakalasin yung kanyang mga connections, mga idol, para nasa ganun ating malaman kung ano pa po yung nasira dito sa ating amplifier. So, tatanggalin na muna natin yung mga screws dito. Sa ganun natin pong check up yung ating amplifier kung bakit nawalan po ito ng audio. Pero gaya na nga sinabi ko kanina, meron tayong nakitang sunog na electronic components. Yan po yung dahilan, kaya po hindi siya gumana. So, atin po itong tatanggalin mga electronic parts niya para mas karoon madali sa ating mag-check up. Yan pa ng soldering lead yung screw na isa para hindi matanggal. Ano pang gumawa nito mga idol para sa security niya. Yan yung screws nilagyan niya ng soldering lead para hindi natin makuha. Pero di niya alam, mayroon tayong pantapat dyan. Soldering iron lang katapat niyan. Yung ating amplifier mga idol. Ayan. So, base sa inyong nakikita, sunog yung dito niyang part. Ito. Ayan. Sa inyong nakikita, ito. May sunog din. So, atin yung titingnan kung ano po yung sunog na ito. Yan, so wala tayong makuhang numero mga idol kung ano po ito. Teka, titingnan natin sa board niya, wala na kasing makuha tayong numero. 104 pala na kapasitor to mga idol. Ayan, may naka-indicate 104 na kapasitor. Eto. So, atin itong tatanggalin gamit yung ating soldering pump. Ayan. So, may isa ako dating followers na nagsabing kung paano tayo gumamit ng desoldering pump. So, ngayon, makikita muna kung paano tayo gumamit ng desoldering pump. Ayan, magkakot. Hindi na mo.
nagkakaroon siya ng space. Yan, tatanggalin natin tong capacitor. Yan, ganyan po tayo gumamit ng desoldering pump. Oo, di ba? Tanggal na. So, atin po paana lang ng capacitor yung natira, mga idol. Kasi pumutok na. Eto, yan. Pero buti na lang, may naiwang diagram sa kanyang speaker. Sa kanyang board. 104 po na capacitor. Yan. So, maghahanap tayo ng 104 capacitor. Ceramic capacitor po ito, mga idol. Ay, sus, nawala. Ito. Yan. Ito yung sumabog kanina. Nasunog kanina. Yan. Terminal na lang yung natira. Tapos may isa pa na damay. 104 din. Ito nga ang batok gini eh. Batok pag i-dedri. Sus. Yan, so halos lahat ng resistor, mga idol, ngayon na ako nakapag-repair nito, na halos lahat ng resistor sunog. Ito pa oh. Ito. Halos lahat ng resistor sunog dito banda. Ito lang yung maayos na mga resistor, mga idol. Yan. Pero ito sunog. Ito sunog rin. Ito sunog rin. Ewan ko kung ano nangyari dito, ba't nagkaganito ito, mga idol. Sakit ng ulo ito. So, hindi natin maayos to ng isang araw lang. Abangan na lang yung ano nito, yung part 2 nito, mga idol, kung maayos natin. So, abang-abang po. Basta, pagpapalitan ko muna yung mga nasirang components nito, mga idol, para atin pong masubukan. Abang-abang na lang sa susunod na video. Maraming salamat!